Posibleng abutin pa ng isang linggo ang pagsalba sa tumagilid na fuel tanker sa Batangas Port. Sa gitna niyan, tuloy-tuloy ang biyahe sa Pantalan, lalo't mas konti ang biyahero kumpara sa Undas 2023. Nakatutok doon live si JP Sorian. JP. Emil, hindi man naging sagabal sa operasyon ng Batangas Port, ay minamadali na ng Philippine Coast Guard dito sa Batangas ang pagproseso sa mga requirements para maumpisahan na ang salvage operation sa tumagilid na vessel matapos nga mahugupit ng Bagyong Christine upang matiyak na walang oil spill na mangyayari. Isang linggo nang nakatenga dito sa Batangas Port ang fuel tanker na ito. Bunsod ng malalakas na along dala ng Bagyong Christine, sumadsad at tumagilid ang tanker. Ayon sa Philippine Coast Guard, napigilan ang pinangangambahang oil spill noon at agad nalagyan ng oil spill boom ang paligid. Nang puntahan ito ng GMA Integrated News kanina, bakas pa ang butas mula sa tanker na tinamo nito mula sa paulit-ulit na pagtama sa Pantalan. Nauna nang sinabi ng port manager ng Batangas Port na naisumite na nila sa Philippine Coast Guard ang underwater survey sa tumagilid na tanker. Ayon sa pamunuan ng Coast Guard dito sa Batangas ay sa isang linggo, posibleng maganap na ang salvage operations kung saan nga po hihigupin ang mga lamang langis ng tumagilid na barkong yan. Antayin natin, sir, yung plano nila, sir, kung i-extract nila, sir, yung ano, yung laman sa loob, yung fuel, then after that, or hatakin natin siya, sir, then papatchingan, depende po yun sa kung paanong approach ng salvor at yung plano nila. Then after that, evaluate naman po natin yan, sir, para maging safe yung operation na yan. Ang tanker na ito ang dati nang naaktuhan ng mga otoridad na sangkot umano sa paihi noong October 16. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng Batangas Port na hindi naman nakaapekto sa operasyon ng passenger terminal ngayong Undas Long Weekend ang pag-ukupa ng tumagilid na tanker sa ilang daungan ng Pantalan. Ayon sa mga nakausap naming staff ng RoRo at Fast Craft dito sa port, ibang-iba raw ang dami ng mga pasahero ngayong Undas kumpara noong Undas 2023. Marahil may epekto raw ang nagdaang mga bagyo sa desisyon ng mga biyaherong huwag na munang ituloy ang lakad ngayon. Di man punuan ang mga biyahe ng RoRo papunta sa ilang bayan ng Mindoro, Romblon at iba't ibang bahagi ng Visayas, may mga humahabol naman sa Puerto Galera na isa sa pinakatanyag na beach resort sa Pilipinas. Kabilang diyan ang Dutch national na si Michael na binata pa nung huling nagpunta sa Puerto Galera. Ngayon, bit-bit na niya ang tatlong anak sa isa raw sa pinakapaborito niyang pasyalan sa Pilipinas. Because of the nice atmosphere and the beaches they have there and the resorts and hotels are a bit more easy to go to. At I mean, mga kapuso, isa lang yung si Michael na Dutch tourist sa mga 3,000 pasaherong nga nagpunta rito sa Batangas Port ngayong umaga na ayon naman sa pamunuan ng Batangas Port ay posibleng madagdagan pa sa mga susunod na oras. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas Port. Balik muna sa inyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano.